Pero eto, kasama natin ang ating unang contender, ang freelancing queen ng Muntinlupa City na si Kay Eliseo. Hello, Kay. Kamusta? Hiram tayo ng microphone doon. Ayan. Ayan, na-deliver na. Hello. Mismo. Alam mo, nabalitaan namin na caught ka na daw sumali ng singing contest. Anong yes, nangyari? Every time kasi na sumasali po ako ng singing contest, after nung unang sali ko, lagi pag on the high note, lagi akong napapatigil sa pagkanta. Parang may tumutusok sa lalungunan, yung ganun. Ano ba to? Psychological ba ito? Siguro, o isa ka ba? Siguro dahil dala na rin ng kaba. Ganun. Kasi hindi po talaga ako kontesera. Mm-hmm. Sinusubukan ko lang talaga. Sumasali ako noon, pero nung high school lang. Sa school lang, pag buwan ng wika, gano'n. Oh, pero kailan nag-start to yung kaba mo? Na nag-stop ka na parang, hala, ito na yung high note. Hey, kailan ka nagsimula na nagkaroon? Nung nag-start akong lumabas, out of school na competition, yun na. Talagang medyo kinakabahan talaga sa ako. Nakaka-relate ako sa'yo. Ganun din sa akin. Ibig sabihin ba nun, pag kumakanta ka lang sa singing contest, saka mo nararanasan yun? O at the same time din, pag nag-events ka, may pagkakaiba ba yun? Pag singing contest lang talaga. Pag singing contest lang. Walang kaba kapag gig, kapag events, wala. Pero pag singing contest talaga, andyan na talga yung sobrang kaba. Pressure mo, iba pressure yung pressure talaga. Opo. Hanggang ngayon ba, nararanasan mo pa din yung ganong klase experience pag sumasali ka ng singing competition? Actually, ngayon lang po ulit ako sumali ng singing contest. Last ko po is nung 17 years old pa lang. Ha! Ilan taon ka na ngayon? 29. Ang tagal na. Almost. And you look young, by the years. Way. Oh. Thank you. Almost 15 years. Pero, feeling mo ba ngayon handa ka na ulit sumali sa isang singing competition after so many years? Susubukan ko. Itatry ko yan. Yes. For you to make it pa lang sa audition, I think that's proof na yun na kinaya mo eh. Di pag-usapan natin yung audition mo. Nung audition mo ba, nakinabahan ka din ba? Nagkaroon ka ng ganong klaseng experience? Actually po sa online po ako nag-audition. Online. So ba, magkakaiba yung, mas kaiba kasi yung kaba pag online at sa harapang audition. Pero nag-rehearse ka kanina, how does it feel? Okay ka naman ba? Medyo okay na po. Pero wala pa pong masyadong iba, pag may tao na. At may hurado na go. Yes, opo. Huwag munang tingnan yung mga hurado. Kapag comfy ka na, saka ka nang sila tignan. Malabo naman po yung mata ko. So, hindi ko masyadong minsan defense mechanism yan, di ba? Pag malabo yung mata. Tama. Pero nabalitaan namin, aside from singing, nag-host ka rin, sumasayaw ka, asheret ka. Freelancing po, rakitera po talaga. Bakit mo ginagawa yung mga ganun trabaho? Ano bang nagpo-push sa'yo or ano bang motivation mo to work like that? Para po sa baby ko, sa family, para makatulong din po, kahit papano. Kahit ano pong work, basta kung anong kayang gawin, basta marangal syempre po. Ayan, pinapasok ko. Pero sabi mo, you're doing it for your baby. Mag-isa ka lang ba na bumubuhay kay baby? Hindi naman po. Meron po akong partner. Ano ginagawa ni partner naman? Working po siya sa isang company na seafood company po. Seafood company. Ayun. Sa accounting and collection po siya. Ayan. Pero ngayon, nandito ka na sa tawag ng tanghalan para i-prove ulit ang sarili mo. Anong pinaglalaban mo? Siyempre, subukan kong harapin yung takot ko ulit sa competition. And ginagawa ko to para sa baby ko at para sa family po. Okay. Ayun, galingan mo mamaya. God bless you. Thank sa laban mo later. Hi, Kapamilya! Subscribe to ABS-CBN, its Showtime YouTube channel, and click the bell button for more updates. Here we go!